Ngayon guys, kung mapapansin nyo, nandito ako sa aking kusina dahil meron akong i-share sa inyo na napakadali lang lutuin. Pwedeng-pwede siya sa breakfast. At kung ang inyong mga kids naman uuwi at hindi pa kayo nakaready magluto, pwede rin siyang kainin ng mga kids nyo. Pwede rin siyang pangbaon at pwede nyo rin siyang ilagay sa rep ng mga ilang linggo. At para naman kung wala kayo maisip na iluluto ka agad-agad at nagugutom na ang inyong mga kids, kaya ito ay ready na para meron kayong pangsaklolong pangulam para sa kanila. Napakadali lang guys at apat na ingredients lang ito. Ito yung tinatawag ko na corn fritters. Yes, mga mami! Napakadali lang itong lutuin at meron akong ditong corn. Ayan siya. Ito guys, ang ginagamit ko, kailangan yung frozen corn. Pwede rin yung mga nasa dilata. Pero tanggalin nyo yung sabaw. At meron tayong self-raising flour. Ayan siya guys, nilagay ko na siya dito. Self-raising flour. At kailangan, meron din tayong onion spring. Ayan siya, hindaw ng sibuyas. At syempre, ito lang guys, yung itlog na gagamitin natin. So mga mami, madali lang talaga itong gawin at sobrang sarap niya. Pwede niyo siyang i-try. So mga mami, umpisahan ko na itong simpleng recipe natin kung paano gawin. At panoorin niyo hanggang dulo dahil simpleng-simple lang ang paggawa nito. At alam kong ikatutuwa ng mga anak ninyo. So gagawin na natin at ipapakita ko sa inyo. So, kailangan natin guys ng food processor. So, ilalagay natin ang una yung self-raising flour. Guys, bago natin i-mix all together. Ito natin siya isasalin mga mami. Ayan, napakasarap nito. Kung maita-try ninyo. So, ito na siya guys. Ganito ang itsura niya. So, magdadagdag pa ulit tayo ng corn. Ayan. At mag-a-add pa rin tayo ng spring onion. So, pagkatapos, mga mami, imimix lang natin ulit siya. Nag-add tayo ng corn at nag-add pa rin tayo ng spring onion. At ganyan na siya. Pwede siyang dagdagan ng maraming corn kung gusto nyo. Pwede nyo lang nang haluin. Ayan siya. Hanggang mapipili nyo siya na na-mix na siya na lahat. So, pag natapos na natin i-mix lahat ito, ready na tayong mag-prito nitong ating corn fritters. So, gagamit tayo ngayon ng vegetable oil, itong gagamitin ko na pang luto dito sa ating corn fritters. Mainit na yung kawali natin at maglalagay na ako ng mantika. Konti lang guys ang mantika para hindi masyadong mantika ang ating corn fritters, lalo na kung ipapakain nyo sa ating mga kids. So, ilalagay natin guys ang ating corn fritters dito sa oil. Medyo i-flat lang natin ng konti. Ayan siya. Ayan.
Napaka ganda ng kulay, yellow at green. Ayan, ganyan lang ang ating gagawin. Frito lang siya. Isip lang natin ito. At paplat lang natin ang ating corn fritters. At medyo ganun-ganun nyo yung kawali nyo para kumalat yung oil. Ayan. At syempre, kailangan nakaready na rin ang ating plato na paglalagyan nitong ating lutong corn fritters. So, ganito lang siya kasimple, guys. Kung makikita nyo na medyo nagbabrown na ilalim, pwede na natin siyang baligtarin. Tataog na natin. Ang bango niya. Ayan. Ayan na siya, guys, ang itsura niya. Pwede mo siyang lagyan ng ketchup para sa mga kids na inyong papakain at ipapabaon. Ayan siya, guys. So, mga mami, tapos na akong magluto ngayon ng corn fritters at time na para tikman itong masarap na corn fritters na ito. Ako nga, sobrang sarap nito. Lasang lasa yung corn na kaninang ginawa natin sa food processor. Sobrang sarap niya. Magugustuhan to ng mga kids nyo at ng inyong mister. Pwedeng pambaon siya talaga. Ayan, medyo muusok-usok pa. Ang sarap talaga niya. Ubusin ko lang to, guys, dahil sarap eh. Tama-tama. Ako gaan nag-almusal. Masarap. So, ayan na nga mga mami. Sana nagustuhan nyo ang shinare ko sa inyo ngayon na corn fritters na pwedeng pang merienda, pang breakfast, at pwede ring snacks sa gabi, at kung pwede rin siyang kainin kung uuwi kayo at hindi pa kayo nakapagluto, meron lang kayo niya naka-stack sa rep, pwedeng-pwede siya, pwedeng siyang kainin ng mainit at malamig, nagkalalabas lang galing sa rep, pwedeng-pwede. Pwede rin siyang magtagal ng kahit 1 week, pwedeng-pwede siya. At pwede kayong gumawa niya ng marami para laging naka-ready yung pambaon ng inyong mga kids. Maraming salamat, guys, sa panonood, at see you next time. Bye!